So, panglima po nating topic, eto. Aba, hindi ko kilala to. Bahala na kayong magpakilala sa akin kung sino to, ha? Pero ako hindi ko talaga kilala tong si Bossing, eh. Binanatan po si Inday Sara Duterte. Eto si Boss. Kala ko yung ano, yung laging guest kay Jessica Soho, yung kapag pag ang pinag-uusapan eh multo, yung lagi nilang ini-invite, kala ko yun eh. Nakalimutan ko pangalan eh. GDM, sabi dito, 91% ng mga nasa grade 4 at grade 5 ang hindi nakakabasa o nahihirapang bumasa. What? Parang ano yun ah, parang si Dante Maravilla yun ah. Dante Maravillas. What? Parang imposible naman po kasi, di ba? Grade 4 or grade 5, tayo pong mga Pilipino, hindi po tayo ganong kahina at hindi po tayo ganong ka-ob-ob, ano? Para sabihin itong tao na to, na 91%, ibig sabihin, 8% lang ng grade 4 at grade 5, ang, kumbaga, hindi nahihirapang bumasa, imposible po yun. Grade 1, grade 2 pa lang po. Nag-uumpisa na tayong matutong bumasa. Ganun po, lalong-lalo na ang Pilipino. Diba? Tapos sasabihin ito para lang ma-connect doon sa ginagawa ng ating vice presidente na kumbaga protektahan ng ating bansa. I-connect niya. Iniisip nitong tao na to, ah, baka pwede kong i-connect to, ah. Para sa ganun, magmukhang walang silbi ang ating vice presidente doon sa kanyang hinahawakan na DepEd. Ano? 91%? Naniniwala po kayo doon? Grade 4? Grade 4 na at grade 5 na? Siguro po kung sinabi niya to ng grade 1 or grade 2, baka posible po. 'Di ba? Pero yung grade 4 at grade 5, nako napakabilis ko nang magbasa noon eh. Eh 'di ba po sa grade 3 pa nga lang po o grade 2, sa grade 2 pa lang po inuumpisahan na tayo kapag yung medyo si ma'am, ayan, may mga ma'am po eh. Hindi ko naman po nila lahat. Meron pong mga ma'am, mga teacher na medyo tamad. Ano? Ang gagawin po, sasabihin doon sa isang estudyante. Halika dito. Etong libro na to, eto, taas kamay po kung sino nakaranas. Ako naranasan ko po to ng grade 2. Sasabihin ni ma'am, etong nasa libro na to, isulat mo lahat sa pisara. Sulat, di ba? Isusulat, napakahaba. Yung buong blackboard yata ay mapupuno ng na sinusulat. Hanggang sa pag napuno na, tatanungin yung mga kaklase niya, o tapos na ba kayo dito sa unang sinulat ko? Buburahin. Magsusulat na naman. So sa madaling salita, tinatamad magturo si ma'am. Puro pasulat-sulat lang. So ang ibig kong sabihin dito na dumadating sa grade 2 pa lang, kaya na nating basahin at isulat kung ano yung nasa libro nang maayos. Kasi tayo, kung isa ka man doon sa nagsusulat sa notebook mo nung tawag ito, nung sinusulat sa pisara. Ibig sabihin, nababasa mo yung nasa pisara para isalin mo sa notebook mo. Tapos ito sasabihin nitong bossing na to ewan ko, kamukha eh. Kamukha niya talaga yo, si Ed. Na grade 4 at grade 5 na, hindi pa din marunong. Ano yung lokohan? Itutuloy ko po ha, kung bakit niya nasabi yan at kung saan niya kinonek yan upang magmukhang ang ating vice presidente ay kumbaga walang kakwenta-kwenta sa DepEd. Kailangan nila yung mga ganyang ano eh, ganyang paniniwala na sila lang po ang naniniwala. Babasahin ko ng buo.
91% ng mga nasa grade 4 at grade 5 ang hindi nakakabasa o nahihirapang bumasa. Siyam sa bawat 10 na bata. Si Raulo. Hindi mo mapapaniwala sa ganyan. Pero busy ang Department of Education Secretary, si Inday Sara. Sa meeting, busy ang DepEd Secretary meeting are security and defense officials na para bang security ang pinakamalalang problema sa edukasyon. Hindi po, hindi ganon. Mahina lang ang kokotin itong tao na to, medyo makitid. O talagang humahanap sila ng butas na ang akala nila, yung simpleng mga ganitong mga pinagsasasabi nila, kakagatin pa ng taong bayan. So ang gusto niya pong sabihin dito na kumbaga si Inday Sara dapat nakatutok lang doon sa mga kabataan. Doon sa mga bataan upang lahat masigurado ni Inday Sara na nakakabasa, na tama yung pag-aaral na ginagawa. Hindi po. Hindi naman po mismong teacher ang si Inday Sara. And alam po nating lahat, ha, mga kababayan, alam po nating lahat na imposible itong sinasabi niya na 91% hirap pang makabasa sa grade 4 or grade 5 na. Imposible po. Para lang mapamukha niya na abalang-abala ang ating vice-presidente doon sa security and defense, which is parang gusto niyang sabihin na hindi naman yan yung ano mo eh. Hindi naman yan yung trabaho mo eh. Nakakalimutan po yata nitong tao na to. O at ba to? Nakakalimutan niya po yata na vice-presidente pa din po yun. Lalong-lalo na ang ating presidente ay nasa ibang bansa. Diba? Siya po ngayon ang tumatayo at humahalili. May narinig po ang ating presidente, ang mamamayang Pilipino, lahat po narinig kung ano yung manifestation ni Senator Loren, na alam lahat. Nagsalita ang vice-presidente. Diba? Para sa inyong pagkakaalam na ang lahat ng kalaban ng bayan, ang lahat ng kalaban ng gobyerno ng Pilipinas, hindi natin dapat kaawaan yan. Di ba? O. Siguro, hindi ko alam kung itong tao na to, nabibilang dun sa hindi dapat kaawaan. Hindi ko alam. Bakit naman nagkomento ng ganyan yan? Baka may kaba. Ano? Nakabalik na po ang presidente. Opo naman, ma'am. Ma'am Gabi, alam ko po. Ayan. Ang hindi ko maintindihan kung bakit kailangan nilang pagmukain sa taong bayan na walang ginagawa ang Pangulo, walang ginagawa ang Vice-Pangulo. Di ba? Yun yung way nila para yung mga pinopoon nila, yung mga hinahangaan nila, yung mga idol nila, baka, o kalabaw, baka makabalik pa sa posisyon. Kung gusto talaga nilang bumalik sa posisyon, kung gusto nilang bumalik sa paggugobyerno ng Pilipinas, kailangan nila iparamdam nila sa taong bayan yung sinseridad nila na totoo at talagang gusto nila na maglingkod sa bayan. Hindi po yung ano, yung tipong tatambakan tayo ng pa-award-award nila. Tapos yung nag-award naman pala, supporter dati dun sa election. Pag nabuko ng taong bayan, lalong lulubog sila. Lalong hindi sila paniniwalaan, lalo silang pagtatawanan. Diba? Kung talagang willing sila at gusto nilang makabalik sa paggugobyerno, gawin nila yung totoo. Gawin nila yung totoong ang puso nila ay para sa mamamayang Pilipino. Ang puso nila is para sa bansang Pilipinas talaga. Hindi yung
Oh, pakita natin sa kanila na itong si Maria Ressa merong ano, merong award na Nobel Peace Prize. Oh. Tapos yung isa si Edling Gao na nahuli sa sulok. Balik na naman si Edling Gao na nahuli sa sulok. O bigyan natin ng ano, ng parangal din. O eto si Nanay Lenlen. Para kumbaga maging stepping stone ulit sa darating na mga eleksyon. Gawin nating mentor dito sa ano? Sino po ba yung ano? Sino po ba yung nagbigay? O sino po ba ang connection nila doon? Eh yung isang supporter niya na nabuko ng tao po, di ba? So ngayon, ng tao, pinagtatawa na naman sila. Dapat sa kanila, tigil-tigilan nila yung mga ganun. Di ba? Dapat sa kanila, kumbaga, totohanin nila kung ano talaga yung paglilingkod sa mamamayan at sa bayan ng Pilipinas. Okay? Ayun. So, ako. Muli po. Natapos na naman po ang isang oras natin na pakikipag-usap, pakikipagkwentuhan sa inyo. Bago po ang lahat, gusto ko munang i-shoutout kayo. Skylar Summer. Ayan si Gabby, shoutout sa iyo. Shoutout kay Jason Paraiso. Shoutout kay DJ Byron na nandiyan. Na suportahan po natin yung kanyang channel. Shoutout po kay Maria Tita Santillan. Roy Goyon. Sino pa ba? Si G Salatar. Salazar po ba yan? Kay Tito Jet na kanina nandito at kay Ma'am Lynn Garcia. Alicia Ramos, malaki ang tiwala ko kay Sir Vic Rodriguez. Thank you, Lord. Ayan, tama naman po. At sa lahat po ng nanonood ngayon. Okay? Kung bago po kayo dito sa ating channel, please don't forget to subscribe, like, and share na din po. At press nyo na din po yung notification bell upang sa ganun lagi po kayong updated at ino-notify po kayo ni YouTube kapag po tayo ay nakasalang na sa ating mga live stream. Okay? So, 310 viewers. Baka naman, huwag niyong kalimutan na mag-like po bago po kayo lumabas sa ating live stream. So, muli po, ako'y magpapaalam na. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. God bless po sa ating lahat.